Isa sa mga hindi ko makalimutang Halloween special is yung last year, no? Ito po yung kwento ni Ate Bing. Nagsimula po ito nung pumila sila sa akin last October, mga second week of October yun. So, ang haba ng pila, tapos mga hapon ko na yata siya na basahan. So, sa unang bunot niya ng baraha, may nakita ako doon na bahay. Ngayon, tinanong ko siya, Ate, ilang months na kayo or ilang years na kayo sa bahay na tinitirahan niyo? Kasi may pinakita po sa akin madugong pangyayari. And then, nagulat siya. Sabi niya, wait lang, Miss J. Paano mo nalaman yan? Kasi kakalipat lang po namin sa bahay na yon. Sabi ko sa kanya, Ate, hindi ko din maipaliwanag sa'yo, pero para bagang pinapupunta ako sa bahay ninyo. May gustong ipakita sa akin yung babaeng nakahandusay na puno ng dugo. So, the second set of the cards ay yun pa din yung pinapakita sa akin na yung isang babae puno ng saksak. And then, so kinalabutan niya si Ate Bing. Sabi niya, nakaka-amaze ka. Alam mo ba, Miss J, 2 years ka na naming inaantay. 2 years ka na naming hinahanap. Dahil gusto ko talaga magpa-reading sa'yo. So, tuloy-tuloy yung pagbabasa namin. And then, sabi ko sa kanya, Ate, okay lang po ba na pumunta ako sa bahay niyo? Kasi may pinakita sa akin na madugong pangyayari. Ngayon, sabi ni Ate Bing sa akin, Miss J, walang problema. Welcome ka sa bahay ko. And then, nag-offer ako sa kanya. Sabi ko, Ate Bing, since na may pinakita sa akin madugong pangyayari doon, i-cleanse na po natin ang bahay ninyo. So, dumaan ang mga araw, pumayag si Ate Bing na mag-record kami at pumayag siya na gawin naming Halloween special. So sa event na pumunta na kami sa bahay nila, so andun na yung pinakita sa akin yung mga pangyayari at tumawid din ako doon. May pinakita sa akin duguan na babae, and then sa pagtawid ko, nahirapan ako magsalita kasi ginilitan yung leeg ko. Ngayon, sabi ko kay Ate Bing, nahirapan talaga ako at saka ang pinakita sa akin ay construction worker daw ang may gawa sa pangyayari at huwag mo daw buuin ang 4 na lalaki sa bahay na to. So, ayun na, nagkaroon na kami ng cleansing and then napansin ko doon yung gamit na sofa at saka may bed din akong nakita. Tinanong ko si Ate Bing, sabi ko, Ate Bing, kanino po at sino po may-ari ng mga gamit na to? So si Ate Bing nagsabi sa akin na, Miss J, sa unang may-ari pa po yan. So tama nga po yung nakita mo na bago ko nabili ang bahay na to ay may pangyayari ditong madugo. So, may pinatay doon na tagtad ng saksak. So, nagdaan ang mga araw at buwan. So, binasahan ko si Ate Bing ng October. So, November namin, pinalabas yung Halloween special na ang title po ay Sofa. Bakas sa sofa yun. And then, by February, so, February 10 yata, medyo nakalimutan ko na yung exact day. So, February 10, she's planning to visit me again. Kasi tumawag siya sa friend niya na sinabihan niya na gusto kong dumalaw ulit kay Miss J kasi magbi-birthday na ako. Meron kaming part 2 about sa sarili ko, sabi niya ganun. And eventually, ay hindi po sila natuloy kasi nga ang pagkakaalam ko ay nagkaroon ng ibang lakad that day. So, nagulat na lang ako kinabukasan na balitaan ko na si Ate Bing ay isa sa mabait kong kliyente. Napakabait na, napakalambing niya sa akin kasi tumatawag siya sa akin after nung binasahan ko siya.
nagulat ako nung nabalita na siya sa 24 oras. Sa mismong kaarawan ng isang ginang, natagpuan siyang patay at lasas ang leeg sa loob ng kanyang bahay sa Cavite. Ang suspect, katiwala ng pamilya ng biktima na nakuhanan pa ng CCTV. Ating saksiyan. Paalis bitbit ang maraming gamit ng mahagip ng CCTV ang lalaking ito bandang alas 4 ng madaling araw noong February 11 sa Bacoor, Cavite. Nilisan niya ang bahay kung saan siya nagtrabaho ng halos 3 linggo. Makalipas ang halos 2 oras, natagpo ang wala ng buhay sa loob ng bahay ang may-aring si Felicitas Bing Policarpio Soriano, 61 anyos. Nangyari ang krimen sa ika-61 kaarawan pa man din ng biktima. Ayon sa SOCO, laslas sa leeg ang sanhi ng pagkamatay. Hindi pa natatagpuan ang ginamit sa pagpatay. Sa araw ng birthday niya ay natagpuan siyang puno ng saksak at ginilitan ng leeg. Nung napanood ko yung balita, nag-flashback sa akin ang lahat. Nadurog yung puso ko. Dahil doon ko nakita na malinaw, doon ko naisip na malinaw na kaya pala ako pinapunta nung unang namatay doon, yung kaluluwang namatay doon, para mabigyan ng babala si Ate Bing sa mangyayari sa kanya. Ang hirap kasi naging mabait sa akin yung tao. Kung natuloy lang siguro siya nung araw na yun na pupunta siya, sana buhay pa siya. Ngayon, pinapanalangin ko talaga na makuha niya yung hustisya. Kinakausap ko siya minsan na sana Ate Bing ay magpanaginip ka sa akin, magpakita ka sa akin para matulungan kita sa paraang alam ko. Kasi talagang nagmarka sa akin yung mga pangyayari na nakausap ko pa siya, na-interview ko pa siya, tapos yung pagtawid ko, nag-match doon sa pangyayari sa kanya. Sa ngayon, wala na akong update kung anong nangyari sa kaso niya. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na makukuha niya yung justice. Lagi ko siyang kasama sa mga prayers ko kasi lagi siya nakayakap sa akin pag nagkikita kami. Ayan, so ang makulit, masayahin siya. Tapos, sabi pa nga niya, Miss J, pag may free time ka, ipapaayusan kita, yung buhok mo, yung skincare mo. Sa ngayon, talagang kasama pa siya sa panalangin ko na makuha niya yung justice. Hindi man kami matagal nagkakilala, pero ramdam ko yung pagiging malambing niya sa akin, yung mga yakap niya, yung hahalikan niya ako sa pisngi. Tapos sabi niya, Miss J, sana hindi pa ito huling pagkikita natin kasi sobrang antagal kitang inantay. Sa mga Nostronautics Worldwide, sabayan niyo po ako at magbigay tayo ng dasal para kay Ate Bing. Dahil hanggang ngayon, gusto kong makuha niya ang hustisyang nararapat sa kanya. Ate Bing, kung narinig mo man ako ngayon, kung kailangan mo ng tulong ko, magparamdam ka lang. Handa pa akong tulungan ka. Gusto ko din magpasalamat sa pamilya niya kasi nung pumunta ako doon, inasikaso talaga nila ako sa pagtitiwala nila sa akin. Kasama niyo ako sa laban ninyo. Maraming maraming salamat. At ito po ang kanyang kwento. Sabay-sabay po nating balikan ang mga pangyayari. Hello sa mga Nostronautics Worldwide. Ayan, so ngayong araw na to, malaking pasasalamat ko kay Ate Bing dahil pinaunlakan niya tayo, winelcome niya tayo dito sa humble home niya, no? So ngayon, first time ko nakapunta dito sa bahay nila and meron akong titingnan na pangyayaring hindi ko inasahan na makikita ko sa mga baraha ko. Ngayon, samahan niyo kami tuklasin ang misteryo ng bahay na to.
Ako po si Tony Ailes, taga dito sa Upper Bades. Umpisa po akong nakatira dito ng year 1999 hanggang ngayon. Ang nalalaman ko po dito na pangyayari, dati po kasi ako ang tinatawag niyang maggawa-gawa dito yung mga service-service sa loob ng bahay niya. Di ko na siya nakikita noon. Pero minsan nakikita ko siya gabi, lumalabas. Hindi na nga siya Hindi na nga siya nambabati noon. Parang wala na siya sa loob niya pag lumalabas siya. Ngayon, nalaman ko na lang na siguro mga ilang taon na magkaiwalay na sila. Nalaman ko na siguro mga after 3 years na magkaiwalay, may nangyari pala sa kanya. Ate, susubukan natin makatawin, ha? Ako. I need your energy para to pick the cards. Pick one card. Cards into 3. Kuha ka ngayon ng 7 cards of total. Ikaw to. Panatiliin mong maging mabuti, ate. Queen of Heart ka. Pag may queen dito, siya na yan. Isa. Dalawa. So, sa pinapakita sa akin ng baraha, may dalawang agad na lalaki na nandito. Andito sa lugar na to, this is 4 Box of Dark. So, ibig sabihin, nakapasok sila dito sa kwarto na to, sa lugar na to. Sharp object. So, meaning may dala silang panaksak. Kuchilyo. Sharp object. Kilala ni... Her box of heart. So, hindi lang isang beses nakapunta to. Ibig sabihin, pinatuloy nila dito sa bahay. May nakikita akong partid ng martilyo, ate. May dalang martilyo. Count the cards. Kuha ka ng 9 cards of total. Two hearts.
binakawan pa siya. Nilooban pa siya. Tatlo. Ayun na siya. Barahan, nag-iisa si ate dito. So, Queen of Diamond. Nilooban siya. So, ibig sabihin, sa pinakita sa akin ng baraha, yung kapasok dito, yung pumasok, hindi lang daw isang beses. Na pinatay pala siya. Tapos, ang unang ang nakaamoy nung yung nag-aling asaw, hindi yung kapitbahay niya talaga, kami yung alos tapat lang kami ng bahay, pero doon yung ano yung amoy nung bangkay pala yon. Hindi ko nga alam kung anong amoy yon nung siguro mga ilang araw na, pero may dumadaan dito na amoy talaga nila yung mga dumadaan. Ngayon siguro din na nakatiis yung ano, mga nakakaamoy. Nag-ano na siguro, nag-report na dyan sa asosasyon. Ngayon, yun pala. Tapos tumawag sila ng ano, ng soko. Yun, pagbungad dyan sa gate daw, naamoy nila kaagad, ganun. Pero ang kwento nung mga nakakita, kasi marami daw tao dito eh. Yung parang sinaksakan siya ng ano, bote sa ano niya, sa ari niya. Yun, yung nung tapos parang lumobo na siya eh. Kasi sabi nung ano, soko daw, ano yun. Parang apat na araw na. Tapos, yun. Yun ang kwento nung mga nakakita. May lumalabas ng mga uod sa ano, dito sa lahat ng ano. Yung open. Yun nang nalalaman ko. Nung makalipas na yon, pumunta yung mga kapatid, ano. Pero di rin nila nalaman kung sinong nag-ano. Gumawa sa kanya eh. Pero tuwing gabi kasi noon, makikita ko lang siya, ano eh. Umiigib na siya doon sa ano, sa bandang baba. Sa bandang squatter, kasi dito sa ano, wala na siyang tiwala eh. Sa supply ng tubig, baka daw malason siya. Kaya umiigib siya doon sa ano. Baka yung mga kasalamuha niya doon, siguro. Yun siguro ang ano niya, kausap-usap niya doon siguro. Baka isinasama niya pag gabi. Kaya yun siguro ang iba na ang mga ano niya, kakilala eh. Pero sa araw, di mo siya makikita talaga. So, sa mga non-genetics worldwide, sa mga hindi nakakaalam, si Ate Ping po ang pangalawang may-ari ng bahay na to. And i-discover namin kung saan at kung paano nangyari ang aksidente sa bahay na to. So, iikutin po natin, papakiramdaman natin kung makakakonek ba ako sa kanya. Parang pinapaakit ako sa taas. So, ilang floor po to, Tita? Fourth floor. So, parang pinapaakit ako sa taas. Okay. Let's go. May nararamdaman akong
presensya ng mga lalaki. May naririnig akong pag-uusap. Hindi sila makapasok dahil hindi nila maano yung gate. Mataas. Rose. Rose. Mabukas. May taas pa po ba ito tayo? Rope top. Okay po. Ingat lang tayo, baka mabangga. Mahilig siya mag-isa, ate. May naririnig akong tinawag niya. Oh my God. Sino yun? Kasama niya. Totoo ba? Totoo. Yes. Never mo binanggit sa akin yung pangalan. Yeah. Never kong binanggit sa'yo. Never din binanggit sa'kin ni Kuya. Oh my God, Lord. Kuha ka ng last 12 cards. Malati. Boy. Pero ang palayaw niya. Boy. Umalis. Ayan na. My God, ate. Hindi lang tatlo. Nag-iisang babae lang siya. Pinaghinalaan siya ng partner niya na may lalaki siya. Hindi na naging maganda ang relasyon nila.
tayo na niya lumalabas kasi nahihiya siya sa kaganapan. Subukan ko makatawid din. Lagi tubig. Tubig. Oh,
Binaboy siya. Pinagkaroon lang. Binaboy siya. Pinagpasapasahan siya. Pero narinig mo, may tinawag siyang. Ibig sabihin, yung asawa niya, kasama nung ginagawa yung crime. Kaya pala hindi na siya nagpakita sa amin. Ni hindi siya pumasok dito. Sa pinakita sa akin, hindi ko kaya. Ang dami niyang saksak. Ang dami niyang saksak. Tapos may pinasok pa sa ani. Nagpaulit-ulit. Kilala daw niya. Ang kumatay? Hindi lang daw isang beses nakapasok dito sa bahay. Dati kasi siya dito rin nakatira yung asawa niya. Ang gagawin natin dito, ate, napablisingan na ba itong bahay? May asin kayo? Hingi po ako ng asin. Grabe ang pambababoy sa kanya, te. Sa bagay, sinabi nila, ano, nung nakita nila yung bangkay, maraming saksa. Daming saksa. Hindi siya nakasigaw kasi tinakpan na. Kailan ito pinablisi niya yung bahay? Maraming beses na. Mag-offer ako ng dasal para makalaya siya. Okay, ako si Bing. Nakatira dito sa Bade Street, Molino. Narinig ko na yung pangalan ni Miss J. Costora na magaling talaga siya dahil ni-refer siya sa akin ng kaibigan ko. Second experience, merong yung sister ko pumunta rin sa kanya para humingi ng tulong dahil meron ding isang pangyayari na isang aksidente na gusto nilang malaman. Since sabi ng classmate ko, makakausap yung taong nawala na, ni-refer ko dito sa dati may-ari ng bahay, si Miss J. It so happened, during that day, merong pandemic, so hindi kami nakapunta. Ang gusto niya kasi, pumunta doon para malaman kasi wala silang lead para malaman kung sino talaga yung may gawa ng pangyayari na aksidente dito sa bahay. So, ilang beses akong nag-isip na hahanap kami ng tao na pwedeng malaman kung paano nga. So, siguro mga 4 times, sa kanya pa rin ako napunta. So, nung naguhula siya, nagre-reading siya, may sinabi siyang insidente na meron raw dito sa loob ng bahay na may nangyari nga. So, sabi niya, puntahan natin. Ay, super galing niya. Fantastic. Talagang na-impress ako. It's so amazing na malaman ko na may ganung pangyayari. Actually, it's my second time. Pero siya, sa kanya, believe ako. Talagang naniwala ako dahil first reading pa lang, ganun pa lang nag-read siya. Sabi niya, may nagbablock. Merong aksidenteng nangyari dyan sa bahay mo. Nagbulat ako. Talagang tumaas yung balahibo ko. So sabi ko, magaling siya. Wala akong kwento kahit isa. At nalaman ko lang nung pumunta. Kasi first time ko na pumunta sa kanila, sa bahay niya. At dun ko nalaman talaga, magaling. Sinabi na rin ng sister ko, magaling siya. Hindi ko iniisip na mababasa niyo yun. Pero sa umpisa pa lang, sinabi na niya may pangyayari. So doon ako, actually ni-refer ko siya sa mga friends ko. Sinabi ko na super galing. Believe ako sa kanya.
Nag-start yung reading, wala naman akong kinikwento sa kanya. Nakita niya kagad na mayroong nangyari doon sa bahay. So, kinalibutan ako kasi hindi ko in-expect na maano niya yon, yung makukwento niya yon. So, wala akong kwento na kahit na anong lead para sabihin kasi ang gusto ko lang talaga magpa-reading nga sa kanya. Nagulat ako, nalaman niya, pagbasa na pagbasa pa lang, nakita na niya na mayroong ganung pangyayari doon sa bahay ko. Sinabi niya lahat kasi bago lang ba kayo dito sa bahay niyo? Sabi ko, oo. Mga 1 year pa lang. So, sabi niya, sige, pupuntahan ko. Kaya, bumilib ako sa kanya. Miss J, you're the best. Yeah, alam ko, nasabi naman sa akin, pero ang sabi kasi ng dating may-ari, na nakakwentuhan ko siya, ang sabi niya sa akin, ganun nga, dahil, siyempre, kahit saan mo naman malalaman, paglakad mo pa lang sa labas, may magkukwento na sa'yo. May pangyayari na na-hold yung bentahan sa bahay kasi nalaman nga nila. So sabi ko, hindi ako takot. Kumbaga, meron na dapat nabibili, pero hindi nila, siguro gusto na rin nung namatay na sa akin mapunta kasi hindi niya pinigay sa iba. Sabi ko kasi, paano natin yung kaluluwa niya para maging maayos na. So hinanap talaga namin si Miss J na siya ay makakasolve dun sa problema. It so happened, yung pang nawala na siya, sa akin napunta. So, ako yung nagkwento sa kanya, kaya nandito kami ngayon.